Hello, good afternoon, everyone. So, we have a job today. So, we Georgia. Ating customer. Ayan. Ito yung ating repair. Bali, yung repair na ito ay from Upper Bicutan. Upper Bicutan siya. So, 3 pieces yung ano, pinagawa niya. Isang board. No power, isang GPU, no power, isang PCU, no power. Okay, let's start. So, i-repair natin na ito. Sapphire. So, Sapphire Nitro. So, ito ay Radeon RX 580, 8 GB. Ayan. So, mali pala yung ating nasa title. So, i-repair natin ay Sapphire. Sapphire RX ano to? RX 580 8GB 8GB ayan so ang address natin Bikutan so Upper Bikutan Upper Bikutan. Ayan, so Upper Bicutan ating customers. So, na-edit na natin. Ayan. So, hindi ko pa ito na-check. Ayan siya, guys. Ayan. Sapphire Nitro. So, yung mga ganito, malalaki yung IC nito. So, kalimitan mga sira ng Sapphire is mga big IC. Triple IC. Yan. Ang source, tatlong source. Ang drain, tatlong drain. So, yan. So, yan. So, check natin. Ito ang kahon niya, guys, pala. Show ko yung kahon. Ayan. Sapphire Nitro, Radeon RX 580, 8 GB, DDR5. So, yung kahon niya. So, check natin kung anong problema niya. So, punta tayo ng diode mode tayo. So, ground, thread probe sa ground. Okay, let's test the 12 volts, 3 pin from the right, from the left. 3 pin from the left. So, baba nga natin. So, ground, thread probe. Okay, ground. Body ground. Ayan. So, wala yata. So, not connected, I think. No. Not connected. Okay, ibig sabihin, open yung fuse or bloated. Then, from the right, from PCIe. 3 from the left, to the left. 4 pala. 4. So, yan, makikita nyo guys, meron siyang reading. So, nakikita nyo naman yung reading natin sa ating tester. Then, check the external power supply. Palagi nasisira yan. So, meron tayo ditong 8 pin at saka 6 pin. Okay, let's check the okay, may reading ng ating 8 pin. Okay, this is a sensor. And okay, 8 pin. So, check yung 6 pin. Okay, good. Okay, good. So, ibig sabihin, walang reading ating 12 volts on the PCIe slot. So, check natin. Hindi natin siya pwedeng i-testing. Kasi, delikadong magkaroon ng problema. Ayan. Tanggalin muna natin yung mga ano. So, mas magandang i-repair ito, mga Sapphire. Medyo matigas lang siyang tanggalin. Matigas din siyang may ano pero pag na-repair naman natin ay success naman. Bali yung mga sapphires na ganito kasi limitan lang naging issue ng dinadala sa akin ay no display, no power, short time yan limitan.
Pero yung mga gantong modelo, so far pa naman, lahat pa naman ay nagawa ko. Ayan. So, sa gantong modelo, yung ganto yung box, yung ganto, style, ayan. Lahat ay nagawa ko yung mga gantong style. Pero yung ibang version ng sa pero hindi ko siya na-re-repair minsan. So, itong ganito. Yung makita niyo yung box niya. Meron ko siya yung slim type niya, yung mga ganto. Pero dual pan din siya. Mga RX 480, ganyan. RX 570. So, na-repair ko naman siya. Pero yung the rest na ibang mga heatsink na gantong design. So, yan minsan din na-repair. So, yung ganitong modelo, ang na-repair. Pero mas recommend ko yung NVIDIA kaysa sa AMD or ATI. So, mas the best kasi yung AMD, yung NVIDIA. Kahit kasi walang display, kaya natin siyang i-repair. Samantalang ATI or AMD, pag wala na siyang display, yun ang mahirap. So, wala pa akong ibang idea or nakikita ang kapag walang display ay marirepair sa AMD at ATI. So, wala pa akong ano, kung meron nakakaalam, share your knowledge. Kasi yung NVIDIA, kahit walang display, kaya natin i-resize ang VRAM niya. Yan, compare kay ATI at AMD. Napakadumi na pala na ito. Ayun o. Papalitan na ng thermal case. Ah, thermal pad. Kaya siguro nag-short. Okay. Hindi siya matanggal. Lasing matagal na to. Tikit na siya. Matagal na nga, hindi na ano. So, ang problema nito, papalitan pa lahat ng thermal pad. So, ito ay 0.5 thickness. 0.5 thickness. Pamalit. So, wala tayong available para dito. Papalitan na siya. So, kailangan na itong palitan. Dito, hindi maganda kung hindi papalitan ng ating thermal pad. So, yan. Tanggalin natin ito. Hindi ko na yan nire-recommend na manatili pa. Makakasira na yan, guys. Kaya dapat replace. So, ang tanong, bakit siya nag-open? Ang tanong, bakit nag-open? Parang kinain na ng langgam to. Pino na eh. So, thickness ay 0.5 sa fire.
Okay. Let's check the problem. Kung ano yung shorted. So, tayo mo tayo. So, kasi wala dito. Send dito, wala. Yan sa kabila. So, mayroon siya. Pansin nyo sa ating tester. Ayan. So, mayroon siya. So far, good yung reading. So, baka ito yung nag-bloated lang. O kaya. So, ito. I think this is 33.033. Check natin kung may shorted dito. So far, wala naman siya. Okay. Check natin ang gates. So, yung gates. So, gates din dito. Okay, so far, good naman. So, hindi natin alam kung bakit pumatok tong fuse na to. So, check natin tong MOSFET. Ay, MOSFET. Fusible fuse. So, good naman dito. So, walang shorted. Walang shorted. So, wala naman. So, ating fuse. Wala din. So, check natin yung gates. So, ang gates ito ay dito. Ayan. Ayan ang gates. So, bumabasa naman siya lahat. So, ayan. Gamitin natin yung sikretong malapit. So, ayan. Basahin naman natin kung sira itong mga power MOSFET. Okay. Testing. Hindi lang yan sa diode mo tinetest. So, basahin natin siya kung may problem itong mga MOSFET na ito. Kung may problema itong ating GPU chip. So, basahin natin siya via resistance mode. 228 kilo ohms. Okay. 228 kilo ohms. Next. The same. The same. This is 1.8 ohms. So, same value ba? Same value siya. O, sala ang sundot ako. Sala yata na sundot. 2.2 ohms. 1.8. So, may problem to. May problem. Itong isa na to. So, hindi natin sure. Pero, try natin. Bago. 3. Test lang natin. Test probe. So, try again. 2.0 kilo ohms. Oh, isa pa. 208. Ito parehas dito. Bukod lang ito. Isa na to. 91. 92 kilo ohms. So, dalawa. Ito or ito. So, yan ang ano natin. What's that? Itlog. Gates. 6. Mega ohms. 7, 8, 6 mega ohms. So, wala ko nakita ng issue sa MOSFET natin na to. Okay, reading naman siya. Okay. So, dito lang. Then, ito. So, tingnan nga natin kung may marking. Kung may marking ng pagkasira. Silipin natin.
Malinis naman. Wala naman pala tandaan ng nasira, sunog, or plaque sa ilalim. So, wala akong nakikita ang ano dito. Kasi kalimitan, yung mga gantong IC, may reserved na plaques sa ilalim. Factory plaques. Meron yan eh. Kasi dali, hindi naman siya shorted. So, wala tayong idea kung totoo ba o hindi. So, wala naman ako nakita ang shorted dito. Itong kukunahin para remove natin ito. Subukan natin jumper ko lang siya at testing natin kung yun lang ang problema. Pag pumutok, saka natin to remove. Saka ito, mga din sa dalawa niya. Ito muna. Kasi mukhang nag-aalangan ako eh. So, mahirap kasi itong i-remove. I-remove, tapos ibalik. So, ayan. Sakto na yung reading. Pasaway. Ito. So, medyo mababa siya. Pero okay lang siguro itong face na ito magkakasama. Itong paste nito para sa iba. So, wala tayong idea. So, try natin muna ito. Pinaka-option. Nasaan ang aking? Ito. Try natin. So, mabilis ang testing lang. Nalaman natin yan. Kung sira. Putok naman yan eh. Ay, ito pa pala. Linisin ko yung likod. Yan. Salang natin. Makita natin kung mapuputol. Tingnan natin kung mag-display. So, HDMI. So, kailangan natin ng electric pan.
power ng ating mga hard disk. Yun, test natin siya. Puputok naman yan. Okay. Huwag natin ang monitor. Asan ang monitor? On. So, mabilis ang testing. Mamatay naman yan. Power on. Okay. Kauna. Display ba? So, wala. Display. Try natin sa iba. Check na natin kung connected. Master sound. Kung pumutok ba o hindi. Okay. Open na. Hindi na siya connected. Okay, nag-open siya. So, walang pag-asa. Nang pag-asang mag-display. So, nag-open yung ating fuse. Putol siya. Nasaan kaya ang problema? Siya pumuputok. Yun ang ating problema. Isunog. Meron sa likod. Okay. May problema sa likod. So, may problema sa likod. Hindi ko na masyado napansin. Microscope natin. Meron pala ang corroded parts. May isang issue. Yan. Corroded parts na to. Ito. Capacitor to. Wala nang ano. Kabalata na. Ito pa.
So, likod ito ng biram. Sabi na, likod nga ng biram. Itong isa na to. Basa siya. Sunog, resistor at kapasitor.
Papainit pa. Gundi? So, kuha tayo ng yung kanina tinuro ko sa inyo, yung sa capacitor. So, sa ilalim kasi ng VRAM niya. Kaya siguro pumuputok yung sa fuse natin. Yun yung nakikita kong shorted. So, gamitan natin ang dalawang soldering iron para matanggal. Matigas ito eh, matigas. Yan. So, na-remove na natin. Oops, nalaglag. Okay. So, huli na natin to. So, pumalit natin dito. So, donor lang to. Spare parts. Lagyan natin ng flux. So, para dumikit ng mabilis. Ayan. So, may flux na siya. Subukan natin ang temperature ng ating soldering iron. Done. So yung dito, so nalinis ko na siya. Saan ba yan? Dito. So lagyan na pin press natin. Ano pala. So kuskusin natin ng toothbrush. Para malinis. Toothbrush. Para matalas-talas. So ito, so sa may talim, linisin din natin. Ano rin siya eh. Medyo madumi na.
Medyo kulay na siya. Test rin natin. Subok. Subukan natin ang ating so tayo mo tayo. Ayan. So, kanina medyo bababa siya ng kaunti. Pero medyo nagbago-bago siya. So, check natin yung sa likod. Kasi ito kanina. Ayan, 62 na siya. So dati kasi, pag tinester. Ay, sorry. Naiikot pala ang camera. Hindi kita. Ayan. So dati kasi, pag tinester ko siya kanina. So ito yung kanyang ground. So 2 or 3 ground yan. Tapos pag nilipat ko sa kabila, show you, kanina ano yan, nasa 7 lang. So ibig sabihin may ohms, kumakain ng counting ohms, malapit sa shorted. So igaya ng nakita nyo kanina dito, so yung pinakita ko kanina sa microscope, nung tinuro ko sa inyo, ito yung isang capacitor na, yung ano na, parang tunaw na, wala ng mga paa. Yan, so yun yung pinalitan natin. Tapos, dito, may corroded parts dito. So, hindi natin masyado nakita agad kanina. Isa yung sa coast. So, ngayon, testingin naman natin siya. Bago natin siya testingin, lagyan natin siya ng fuse na pansamantalang fuse. So, we need to, kasi kung lalagay, papalitan agad natin siya ng fuse, itong ganito. Yan. Kung papalitan agad natin ng fuse, mahal kasi ito eh. Nasa 150 yung isa na ito. Medyo ano, sayang, puputok lang. So gamitan natin siya ng ganito lang. Okay. Connected na ba? Check natin. So, ayan guys. Connected siya. So, ikat lang natin siya. So, check nga natin. Baka matanggal pag-cut. Yan, okay, still connected. So let's try. Ilipat natin yung camera. Okay. Tingnan uli natin kung puputok yung fusible natin na ginawa. Tingnan natin kung solved na ang issue. Sana solved na para makapag-proceed na tayo sa next step. Testing na din. Okay. Buti na lang tayo ay may donor board. Donated ng mga customer. So, nagpapasalamat tayo sa mga customer na nagdo-donate sa atin. Okay. Power on natin siya. Power on. Tingnan natin putok. Okay. Hindi naman siya pumutok. I think. Tingnan natin. So, still, mag-display. Okay. Down. I think, di naman siya pumotok. Testerin ko lang siya, guys. Okay. Still connected. So, itay natin HDMI.
Suminit naman yung GPU niya. Try again. Power on. Ayan, na mag-on. Ayan. Alright. Suminit naman yung GPU niya pero walang display. So, iilaw siya. Na siyang display, guys. Sa ating monitor naman ay BGA. So, naka-BGA naman. Pero still no display. So, medyo mahirap lang ito kung tinamaan yung ating VRAM, no, shorted na yon. So, ito yung gaya na sinasabi ko kanina. So, ang AMD na GPU chips, GPU chip ay hindi ko matest yan ng offline o walang display. Kung may problema yung kanyang VRAM. Yun lang isang problema ko. Ayan. Ayan. So, let's continue our repairing. So, ang ginawa ko dito guys, umalis ako na saglit. So, nilinis ko siya kanina kasi nga, so yung napansin natin nga dito ay after replacement ng yung ano dito, capacitor sa may, sa likod ng VRAM. Siyempre dahil madumi talaga to, tapos madumi rin dito. Kita naman natin may corrosion siya kanina. So, nilinis ko siya guys, then medyo tuyo na siya ngayon. Kasi kanina pa siya, lumalis kasi ako. So, after cleaning ko siya, ayan, nilinis natin siya. Kasi, isa dahil sa marumi siya, ibig sabihin, possible din na kaya walang display ay dahil mayroon siyang static sa mga pyesa. So, nilinis natin yan. So, mapansin nyo, makintab na yan, guys. Kinilining na natin yan. Then, tinuyo ko ng hot air para ano siya ng maayos. Yan. Mapansin nyo, sobrang linis na. So, kinilinin ko yan siya, guys. Off the camera. So, hindi na natin pinakita yung paglilinis. So, matagal kasi paglilinis. Din patutuyuin pa natin. So, umalis ako. Pumunta kami. May pinuntang bahay. Nagtitinghanap ng apartment. Ayan. So, let's continue. Okay, after cleaning. So, tingnan natin kung magkakaroon ng display. So, nilinis ko na yan. Ginamitan na natin ng ito sa VRAM para kung may dumi rin sa VRAM kasi may corrosion siya eh. Ayan. So try natin siya, testing ulit. Tingnan natin kung wala may wala pa ring display, meron na. So dito na lang natin testing sa external. Sa external. Ayan. So wala naman ako nakikita dito ng pyesa na ano, na ibang sira kundi isang capacitor lang, then bloated na fuse ito. Ngayon kung wala pa rin display itong ginagawa natin na to, so mga possible VRAM sira, yun lang, wala tayong pantest ngayon ang palagi ko sinasabi kanina pa. So wala tayong pantesting pag mga VRAM na yung problem, pag mga AMD at TTI. So, pag ano kasi, pag NVIDIA, sumatik yan kahit walang display, kaya ko test yung VRAM niya. So, gamitin natin HDMI. So, dito ko na muna siya isa lang, hindi muna sa computer. Okay. O, dahil wala tayong pan, meron tayo ditong heatsink. Bali, order na ako ng heatsink yung may cooling pan sa ibabaw. Parang maliit lang siya, pwedeng ipatong. So, nag-order na ako nun eh. Ayan, so guys. Lagyan ko lang siya ng heatsink. So, ayan. Panandalian lang naman eh. Testing lang naman to guys. Saka na natin lagyan ng thermal paste. Okay, nakasalpak na lahat. So, meron na tayong line. So, ready natin yung kabilang camera in case na magka-display para maipakita ko sa inyo. Okay?
So yan. So prepare, camera. So dito tayo. So ang gagawin natin, titest natin yung mga voltage. Voltage checking tayo, guys. Para ma-identify ko kung anong problema niya para sa next step preparing tayo. Dahil still, no display pa rin tayo. So, voltage tayo. Checking natin. Check natin itong coil. Target natin. Itong coil na ito, ano bang voltage nandito? Ito, kung ano bang voltage ito. Siguro, 4B RAM ito. Tandal pa. Ayan. Tapos, itong mga coil na to. Para saan ba mga to? Then, check natin dito kung may voltage tayo dito sa SMD fuse. Baba natin ang ating camera. Ayan. So, ayan. So, let's power on. Okay, power on. Okay, pan spinning. So, let's check. What is that? Okay, this is 9.9. Okay, this is okay. And this is 5 volts. Okay. So, still no display pa rin siya, guys. So, check natin. Pakita ko sa kabila. Ito ba? Ayan. So, still no display. Ayan. No display pa rin siya. Okay. Check natin kung ano yung mga mawala. So, dito. Output dito. Para ba ito? So, 11 volts pala itong nandito. Ito ay... So, walang output. So, dito. 12 volts. Okay, meron siya. So, dito. So, mababa. Oops, mainit na siya. So, patayin muna natin. So, mainit siya. Hop. So, dito, mababa yung voltage. Oops, sala tayo sa camera. So, dito sa part na to. So, mababa. Mainit na eh. Na tayong pan. Lagyan na natin ang pan dito. Yan, medyo maingay lang sa electric pan. Pero kailangan natin para mawala yung overheating temperature. So, dito ay 0.9 volts, millivolts. So, dito wala akong nasundot kanina. So, try natin ulit. So, ito, para dito, sa mga itong piece na to. So, wala akong mga piece na ganyan. Minsan kasi, itong piece na to, kapag tumaas yung ohms, kasi dapat ano lang to eh, mga point ohms, ganyan. 0.08 ohms. Pag ito ay nag 1.2 ohms, 1 ohms, itong ganito guys, itong mga fuses na to. Pag kayo naka-encounter ng ganito, pag yan ay nag 1 ohms pataas, so guys, wala na siyang display. So, minsan magkaka-display, minsan hindi. So, pag na-encounter niya yun, in case. So, as of now naman kasi, so, tingnan natin niya para makita nyo rin kung ilang ohms. Kasi mahalaga to eh. Maka-testing tayo ng testing, may problema din dito. Ayan guys, 0.9 ohms. Ayan, 0.9 ohms. So, 0.9 ohms. Itong isa, wala. Open yata. Ayan guys, open tong isa. Sure ba? 100% open ba? Oh, open nga. Wala siya guys. Ay, huli. Ito may problema tayo. Dito. Ito yan. So, ang dala niyan, yun. Huli, mayroon nga. May problema tayo dito. Kaya walang display. Kahit anong gawin ko, wala ah. Ayan, zero talaga. Pero, meron naman yung ating test probe mo. 0.8. Okay, open yung fuse natin. Ito. I think open. Buzzer sound nga natin. Ha? Huh? Naka-ano siya? Zero. Ito. Naka-zero siya. So, I think... Dapat hindi siya zero. Dapat ganito siya. Yan. Hindi siya exact na zero. So, ibig sabihin,
Possible, pwede, kaya walang display, pwede yon. So try natin dito sa isa na ito. Ito may isa pa dito eh, ito. So ito kasi ang handle nitong ano to, kalimitan. Sa tingin ko lang, handle nito HDMI at saka DP port. Yan. So nang gamit natin HDMI. So try natin sa DBI. Yan. Pero check muna natin yung voltage dito. Tapusin ko lang checking bago tayo lumipat sa next step. Okay. So yung napansin ko dito, yun nga, ganun. So try natin. Okay, power on natin ulit. Okay, nakauna siya. So, test natin. Okay, meron pala. Meron. So, mali lang yung aking testing kanina. So, ito ay... Yan, meron. So, hindi lang maayos ang sundot. Yan. Kompleto pala. So, yan guys. Kita nyo. Kompleto. Parang wala. Yan. So, kailangan lang palang iayos sundutin. So, 10 volts. So, dito, 5 volts. Exacto, 5 volts. I think, dapat 5 volts. Dapat 3 lang yata yun. Ayan, dapat ganito lang eh. So, hindi ko alam kung wala ko idea kung para saan siya. No? Kasi 5 volts na to eh. Wala pa rin siyang display, guys. So, try natin nga dito sa ibang ano naman. Hindi pa tayo ng ibang testing. Kasi wala pa rin siya, oh. Ayan. Patay pa rin. Patay naman natin. Ayaw mamatay. Ayan, namatay na. So, lipat lang natin sa kabilang port. Testing, testing, more testing. So, marami tayong outs init. Mainit. So, hirap talaga pag walang pan. Bilis sa mainit. So, try natin ang ibang connector. Ayan. So, gamitin naman natin ang DBI. Kasi in case na may problema sa fuses. So, tingnan natin dito. Ayan. Kasi kompleto yung voltage natin. Voltages. Kapag wala pa rin, so, i-reflow natin ang GPU chips. Ayan. Reflow natin GPU chips. Kapag, kasi wala pa rin siyang display. Okay. So, power on natin ulit. So, ito ang ating switch. Power on. Okay. So, tingnan natin yan. Ay, parang nagka-display yata. Meron yata. Oh, nag-ano siya eh. Ayun, meron. Okay, gumana oh. Oh, yan. Ayun, may display. Ayan, meron tayong display. So, ibig sabihin, sira yung ano nga, fuse. Patayin muna natin, ayaw mampatay. Ayan. Ayan. So, next step tayo. May problema ang... Oops, nag-on na naman. Nag-on siya. So, next step tayo. So, burutin na natin itong mga... Mag-on. Nag-on. Automatic on. Sira na yung switch ng aking ano. Ibig sabihin, may display tayo sa DBI. So, ang problema natin, wala tayong schematic. Ayan. So, wala tayong schematic. So, ibig sabihin, gumagana ng ating GPU. So, kanina kasi hindi siya gumagana. Gawa ng shorted yung ano. Napuputol yung ating fuse dito. Shorted eh. Kaya, nagawa dito sa likod ng VRAM. Shorted siya, guys. So, yan ay nilagyan lang natin ng fuse. Ayan. So, nilagyan lang naman natin tayo ng ano, pansamantala, hinang-hinang ng wire lang. Tingnan natin to. So, wala lang akong tayong ano dito, schematic. Wala akong problema ko nito. Kasi, walang display ang HDMI at saka DP port. So, para saan ba itong mga to? Subukan natin guys. So, wala tayong idea. Sukatin ko nga ulit yung ano, via ohms. Itong isa na ito. Baka masyadong mataas.
Kasi dito sa kabila, ayan, tingnan natin dito. 0.8 ohms. So, 0.8 point. So, pag binagdikit natin, 0.7. So, 1 ohms lang. 0.01 ohms lang. So, So, malabo-labo. So, dito natin. Ay. Ano ba ginagawa ko? Ito pa lang isa. Para saan ba ito? Ito ay 1 ohms. So, 1.6. Okay. Tingnan natin sa tester. 6. Okay. 1 ohms nga. It's correct. It's correct. Ito ang problema natin. Problema ko pala. Ayan. So, parang ano to? What's that? Kinalawang. Ano tong ano? Ito, try natin. Tingnan ko lang ito. So, buzzer sound natin. So, buo. Buo naman siya. So, ito ay, ito yung DBI. Itong maraming resistor, ano na to. So, okay to good. Kaya lang, itong may lumiban para saan to. Saan kaya yan? May lang problema. Paano ko siya imamapping? Wala siyang... Walang display. Bakit siya walang display? Ito, connected siya dito. Ito ba ay? Yeah, sukatin natin ito. 9K? Ito, butas. Connection. So, ito. Connection para dun. Dun. Kaya ito. Tapos, meron pa dito. Ayan. So, subukan ko muna maghanap guys ng schematic. So, mahirap mag-mapping ganito. Wala tayong idea. Ayan. So, let's continue. Bali, ang may problema talaga yung ano? So, eto. Show ko lang sa inyo. So, may display naman yung kanyang ano. So, may sira lang ay sira yung ating HDMI na dalawa. So, wala tayong schematic. Then, ayan. Try ko mag-mapping, mag-search ng ano. So, wala. Hindi ko makita. So, ang gumagana lang, ito. Medyo umaalo ng ano. Ito, isa na to. At saka, dalawang DP port. Ayan. Medyo umaalo siya. Ayan. So, may display na siya. It's good for DP port. It's working. Ayan. Working naman siya. So, hindi rin natin siya ma-stress test kasi ang customer natin ay nag-refuse ng nag-refuse siya ng magpalit ng thermal pad. So,
Ito yung mga thermal pad na mga sira kasi walang thermal pad ang BRAM at saka kanyang power MOSFET. Ayan. So, wala din yung sa likod, walang thermal pad kasi nag-refuse yung customer. Siya na daw maglalagay. So, ngayon siya na mag-stress test na kanyang GPU. So, yun naman ang usapan namin. Kasi hindi natin siya pwedeng stress test, baka masira yung kanyang may mga heatsink. Then, yung kuryente, baka umabot sa sa heatsink kasi wala siyang layering. So, para protection din yun. Pero it's working naman kasi ang problema naman itong ating nire-repair ay ang problema naman ito before nire-repair natin na to ay no display. Then, shorted yung 12 volts. Yun yung problema. No display, shorted yung 12 volts. Ayan, so hindi natin siya matesting. Yun yung problema niya. Pero nung napalit na natin, na mapping natin, tanggal natin yung mga corroded na pyesa, yung capacitor na nabulok na, yan yung nagkakos ng shortage sa VRAM niya. Kaya kahit pag-connectionin natin yung ano niya, yung sa fuse, pumuputok siya. Diba? Napansin nyo guys, pumuputok siya yung kanina. Pumuputok yung ating fuse. Yan, ibig sabihin, yung dun sa VRAM may shortage siya. Pero pag tinester natin kahit sa buzzer sound sa tester, hindi siya nagbabuzzer kasi hindi naman siya shorted kung dun sa part na yon. Pero pumuputok yung fuse na yon, di ba? Pero dun sa part naman ng VRAM, shorted siya. Then sa ground, 2. Then sa kabila is 0.7. Ibig sabihin, malapit siya sa shorted. Dahil dun sa pyesa na capacitor na bulok na. Yon. Wala nang mga paa. Yung capacitor. Then, yung corroded part din na may mga resistor. Tapos may driver MOSFET. Ayan, sa likod ng ating GPU. Sa likod, napansin nyo dito. Sa una nating video. Pero so far, it's working na. It's working fine. May display na siya, guys. Napansin nyo naman na yan. It's working fine. So, hindi ako nag-stress test kapag wala mga thermal pads. So, nagkukos kasi din niya ng shutdown. So, sayang lang din yung ating stress test pag ganun. Kailangan kasi kung ano yung dati, may balik natin. So, gaya na yung VRAM natin is may nakalagay na ganito. Ayan. So, dati balik. Ngayon, customer yung maglalagay. So, ayan. So, labor lang yung charge natin sa kanya, saka yung pyesa ang pinalitan. So, ayan. So, pasensya na kayo. Medyo may ngayon aking anak. Pero at least naka-mic naman tayo. Siguro mas malakas pa rin yung boses ko. Ayan. So, yung ating na-repair ay from Bikutan. Upper Bikutan. So, Sitio, Imelda, Upper Bikutan. So, taga ron po siya. Tatlo yung binarepair niya sa atin. So, na-repair natin. Isa pa lang yung kanyang GPU. Na RX 580. 8GB. Ayan. Sapphire. Ang brand. Ayan. So, hanggang dito na lang natin yung video. So, inabot na ako ng gabi. So, ngayon ay 8 PM na. So, nag-start ako ng repairing ay alas 3 yata. Sobrang haba ng oras na naubos. Pero may mga oras din naman na nagana ako. Umalis kasi ako eh. Ganyan. Pero mahaba pa rin yung repairing ng GPU. Halos kung susumahin, umabot pa rin siya ng 1 hour to 4 hours yung repairing ng GPU. Ganun siya katagal. Ganyan. Kaya kahit diagnosis lang sa GPU natin, may charge kahit hindi magawa. Ganyan. So, shoutout natin yung ibang mga nagpapashoutout sa ating YouTube channel. So, bisitahin lang natin. So, may nagpapashoutout dito eh. Try ko lang. Shoutout natin. So, shoutout kay Papalus TV. Papalus TV. Kay Papalus Tech. Ayan. Shoutout po, Papalus Tech. So, nagpapashoutout siya. Ayan. Papalus Tech. So, mayroon na siyang, bago pa lang siya nag-start sa YouTube, nagbo-vlog din siya. Papalus Tech, bago ba? Matagal na pala ito si Papalus Tech. So, marami na rin yata. Eh, hindi ko lang sure. Hindi ko tanda. Kasi meron pa isang nagpapa-shoutout si Tech Bimbo. So, nagpapa-shoutout siya. Shoutout daw sa next video. Then, nagpapa-shoutout din si... Okay, shoutout na lang natin lahat to. Dami nila eh. Yun, iba lang pala. So, kay shoutout kay Sir Mark Daniel Villanueva, Blame TV, RG Works, Kalbo Gaming, Tech Bimbo, Papalos Tech, and Picks and Review, ayan, Alex Bautista,
first timer technician. Ayan. M. Zay. Ayan. Shoutout po sa inyo. So, magandang gabi po sa inyong lahat. So, hanggang dito na lang yung aking repairing. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.